Hello guys, welcome back to my channel. Pag-uusapan natin ngayon is about how to test PT100 sensors o paano mo ma-verify o ma-identify o ma-prove na yung PT100 sensors mo ay accurate pa yung reading. Unang-una, kailangan nyo ng temperature calibrator. Itong probe ng PT100 sensors na to ay dito niya susuksok yan dito sa adapter ng temperature calibrator. Pero before that, dapat itong nagagawin nyo kung ito yung illustration para mga PT100 sensors papuntang controller, andun yung display ng temperature. Ano ang gagawin nyo is tingnan nyo yung connection. Dapat maayos yung connection. Mas maganda kuhanan nyo ng continuity ng wire. Continuity para ma-prove nyo na okay yung wire. Kasi baka yung pala wire lang yung problema, hindi pala yung sensors. So mas maigi kuhanan nyo ng continuity yung wire. Connection ng wire sa sensors and then yung connection ng wire dito sa controller. Ngayon, okay na yung connection, okay yung wire. Yun ang gagawin nyo. Itong probe na to, itusok nyo dito sa calibrator na to. Temperature calibrator. Ang paggamit ng temperature calibrator na to, once tinusok nyo na itong yung probe ng PT100 sensors dito sa butas na yan, yan mag-set kayo. Mas maganda, gradual yung pag-test nyo. Umpisaan nyo muna sa 50 degrees Celsius. Set nyo ng 50. May ano dito. Up, down arrow. Up nyo, tapos set. Ayan, pag sinet nyo na yan, mag-set ng 50 yan. Iinit tong chamber dito, may heater dito, iinit ngayon yan. Yung actual value rito ng temperature, aangat ngayon yan. Habulin nyo yung sinet mo na 50. Ngayon, pagdating ng 50, hintayin nyo ng mga 5 minutes para talagang stable yung temperature. Ito sabi nyo na nasa 50 na talaga yung temperature. So pag after 5 minutes at 50, tingnan nyo yung value ng controller. Dapat ang lalabas dito is 50 degrees Celsius din. At kung makita nyo is 50, so at 50, tama yung reading ng PT sensors. So accurate pa yung PT sensors nyo sa temperature na 50 degrees Celsius. Ngayon, iset nyo na naman ng 100 kasi sabi nyo dapat gradual yan para makuha nyo. So iset nyo ng 100. Balik kayo sa temperature calibrator. Iset nyo ng 100. Ngayon, pag set nyo ng 100, pag enter nyo, aakit na naman yung value dyan. Yung temperature, iinit na naman yan. Mas iinit siya. Painitin niya sa painitin ng heater, painitin tong adapter na to. May daw itong adapter, maraming tong adapter. Yung mga adapter niya. Kasi yung probe ng PT100 sensors is magkaiba-iba yung diameter nun. So dapat yung adapter na gamitin nyo ay dapat yung kaparehas ng diameter ng probe. Yung swak na swak para yung init, hindi yung hangin, hindi papasok. Yung init, hindi lalabas, talagang makuha niya yung tamang init, yung buong init ng adapter o nung heater ng calibrator. So ayan, so nailagay nyo na yung tamang adapter at swak dun sa probe ng PT sensors nyo. So set nyo na naman ng 100, iaangat nyo ng 100, iaangat yung temperature. Pagdating ng 100, hintayin nyo na naman ng mga 5 minutes para maging stable yung temperature. And then, titingnan naman nyo ulit doon sa controller. So, pagtingin nyo, 100 ulit. So, tama naman siya. At 100 degrees Celsius, accurate pa rin yung PT sensors nyo. Ngayon, itaas nyo naman siya ng 200. Balik na naman kayo doon sa calibrator. I-set nyo na naman ng 200.
Ayan, pagdating ng 200, hintayin naman ulit ng 5 minutes. Balikan na naman tong controller. So, dapat yung lalabas dito is 200 din. Ayan, yung paglabas dito is 200. Tama. Tama doon sinit. Sa sinit nyo na 200 doon sa temperature calibrator. So, hindi nyo talaga ma-prove na okay yung okay tong sensors. Accurate pa. Good pa yung PT sensors nyo. Ngayon, pag example, pag test nyo ng 50 pa lang, pag set nyo ng 50 dito sa calibrator, set nyo na ng 50 at stable na yung temperature dito, tapos pag tingin nyo sa controller, is 40 lang. 40 lang lumabas dito. So, ibig sabihin, at 50 degrees Celsius pa lang, ay may difference ng 10 degrees Celsius yung PT sensors nyo. So, at 50 pa lang, which is bababa pa lang, nakita nyo yung difference. So, subukan nyo itaas ng 100. Sinit nyo naman ng 100 yung calibrator. Ngayon, pag tingin nyo sa controller, lumabas dito is 85 na lang. So, the higher the temperature, mas nabibitin na yung response ng sensors. So, dun yung na-prove na talagang may problema na yung sensor. So, better palitan na natin ang sensor. Kasi hindi na accurate yung binibigay niyang resistance sa punta doon sa controller. So, ganun yung pag-test ng PT100 sensors para ma-verify nyo na accurate. Kailangan nyo ng temperature calibrator. Ito. Ito yung pinaka-best way ng pag-identify na okay yung calibrator o okay yung PT sensors nyo, accurate pa yung PT sensors nyo. So, for example, wala kayo nitong temperature calibrator. So, ang gagawin nyo, bayar resistance kayo, check nyo, isolate nyo itong wire na to. Isolate nyo yung wire na to. Kuhanan nyo yung resistance, yung mismong PT sensors. Kuhanan nyo yung resistance via ohms. Yan kung ilan yung reading ng resistance to sa multi-tester nyo, kung ilan yung resistance, titingnan nyo doon sa resistance table. Tingnan nyo rito sa resistance table. Wait lang. Tingnan nyo rito. Hindi nyo makita. For example, dito sa analog na 300 degrees Celsius, dapat yung maging resistance niya ay 300. Dapat yung maging resistance niya, yung makuha nyo, matest nyo na resistance ng multi-tester nyo ay dapat 212.052 or point something, basta point, difference lang ng point. Yun, masasabi nyo na okay yung sensors nyo. So, kung nakuha nyo yung resistance is, okay, balikan natin yun. So, yun. Nakuha nyo resistance is sa 300 temperature, kuha nyo resistance is 200, sa 300, 212. So, yung nakuha nyo resistance is accurate dun sa temperature na naka-display dun sa controller. So, yung resistance na kuha nyo rito is yun din yung nabasa ng controller, na which is tama dun sa resistance table na binasihan natin. And then usually naman, may mga besides sa PT100 sensors, may mga nakatabing analog thermometer. Dito sa electrical thermometer, ang analog lang siya, para may reference ka lang na yung
reading mo dun sa controller ay tatama rin dito sa ano, sa analog, na which is sample ito sa 22. Yung reading ng controller niya is 22 rin. At kinuhanan niyo ng resistance yung kinuhanan niyo ng resistance yung PT100 sensors niyo, at nakuha niyo sa na resistance sa sensors niyo is ang dapat makuha nun sa 22, ang dapat makuha niyo na ay makuha nun ay 108.570 ohms. Yun dapat ang makuha niyo dun sa resistance ng PT100 sensors. So, pagkuha nyo ng resistance, tumama dito, at nakita nyo sa analog thermometer is 22 rin, at nakita nyo sa controller is 22 rin. So, okay yung PT100 sensors nyo. Dalhin yung isang way kung sakaling wala kayong temperature calibrator. Kasi, usually, yung iba hindi nakapag-provide nito kasi may kamahalan dito. Eh, yung price niya, $3,674. So, may kamahalan to. Kaya, ilan lang din nakapag-provide nito. So, yun yung isang way. Pero the best way, kailangan ng temperature calibrator. Kasi ito yung calibrator nga to. Mas accurate to yung sa mano-mano nating magre-refer lang tayo sa analog, and then via resistance, kung tayo resistance. Kasi ang resistance naman, ang display naman dun sa ang display dito sa controller is nagre-rely lang din yan sa anong naging resistance nito ng PT100 sensors nyo. Kung ano magiging resistance nito, yun lang din yung makabasa rito. So, by the use of itong analog, so may repair nyo, may reference kayo na tama yung naging reading ng controller. So yun yung dalawang way para ma-prove nyo na okay itong PT100 sensors nyo. So yun, kasi a while ago may nakita akong video dun sa isang group na sinalihan ko. Ayun, ang scope niya is paano daw ma-verify na okay yung PT100 sensors. Ang ginawa niya is yun nga, na-isolate niya yung wire, tapos kinuha niya ng resistance, tapos kung ano yung resistance, kinumpute niya, siguro kinumpute niya, wala siguro siyang resistance table, kasi kung meron ka nito, hindi mo na kailangan mag-compute. Ginawa niya, inumpute niya, tapos kung ano yung magiging result nun, binasi dun sa actual na value ng temperature. So, though may point din naman siya, pero for me, hindi lang ganun kakuan. Kung ganun ang nagiging kuan niya, ganun ang way ng pag-test niya, pag-verify niya, dapat besides sa pagkuha niya ng resistance nitong PT100 sensors, dapat meron din siyang analog thermometer para may reference siya. Kasi hindi siya gumamit ng temperature calibrator. Ang ginawa niya lang is kinuha na niyang resistance tong PT100 sensors, tapos binase niya dun sa value ng HMI ng monitor. Binis na dito sa HMI, sa monitor, yun yung way niya, which is, for me, kulang kasi, yung nga, wala siyang calibrator, dapat, besides from the resistance, at kuha na yung resistance niya, dapat meron din siyang reference, which is yung itong analog thermometer. Kasi, yun nga, kung baya resistance lang basihan natin, itong display ay nagre-rely lang yan sa nagiging resistance binabato nitong temperature sensor. Okay lang kung ang difference is 5
5, 2, 3, maliit na yung difference. So, hindi natin mahalata na ano, hindi na accurate yung itong sensor nyo. Okay lang kung malaki yung difference. So, alam natin masyadong malaki yung difference. So, kitang-kita na talagang sira yung sensors. E paano kung maliit lang, hindi natin ma-identify yung talagang may konti na pala siyang difference. So, reference na may, besides sa pagkuha mo ng resistance, meron ka rin analog. So, makapag-refer ka, makapag-prove ka na okay yung resistance na nakuha mo based din sa nakita mong temperature dun sa analog. And then, nakita mo rin sa controller na hindi naman nagkalayo, tumama naman. At least, kumuha ka pa ng resistance, tumama rin dun sa, ano, based dun sa chart sa table. So, masasabi mong okay pa yung sensor. Kung sakaling wala kang calibrator. Pero kung yung may calibrator ka, mas madali. Kasi suksok mo lang naman dito yan. Set mo, tingnan mo rito yung value rito. At titingnan mo dun sa controller. Kung parehas sila o hindi. Kaya, mas maganda may calibrator. Pero yung nga, option B, kung sakaling walang calibrator, yun ang sinasabi ko na ano. Kailangan kuha mo ng resistance. Tapos, kailangan mo ng analog thermometer para may reference ka. So yun, sana may nakuha kayo idea o nakadagdag sa inyong kaalaman about PT-1 sensors, kung paano ito ay verify o identify na accurate pa yung reading. So hopefully guys, sana nakatulong sa inyo. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and hit notification bell para updated kayo sa anumang video na i-upload natin. So again guys, thank you for watching.